Mga guro na nahihirapang mag-renew ng PRC license dahil sa utang-tagging. Hindi nilinaw ni Cueto ang papel ng PRC sa pangungulekta ng mga personal na utang, ngunit sinabi niya na ang patakaran ay sinusuri. Magandang araw po mga kaguro. Mga guro na nahihirapang mag-renew ng PRC license dahil sa utang-tagging. Nangako si Labor Secretary Bienvenido Lagu Esma na iimbestigahan ang mga reklamo na nahihirapang mag-renew ng lisensya ang ilang guro sa Professional Regulation Commission, PRC, dahil sa hindi nababayarang mga utang. I only heard of utang-tagging now because I've only heard of oreg-tagging, which is also something we're uncomfortable with, Lagu Esma said. According to PRC Acting Chair Jose Cueto Jr., the only time you can be tagged is if there is an issuance of summons based on prima facie evidence after determination for filing of administrative case. So you cannot be tagged just on the mere that only after a complaint is filed after determination of a prima facie case and a summons is issued. Then you can be tagged for that. Hindi nilinaw ni Cueto ang papel ng PRC sa pangungulekta ng mga personal na utang, ngunit sinabi niya na ang patakaran ay sinusuri. Right now, that policy is being reviewed because we're now trying to study that the tagging can only be done after adjudication, not upon the issuance of the summons, said Cueto. Ayon kay Lagu Esma, mukhang hindi tama na magkaroon ng utang-tagging, dahil aalisin mo lang ang pagkakataon ng mga guro, kung baon sila sa utang, na mabayaran ang kanilang mga utang. Ipapawalang bisa natin ang patakaran o resolusyong iyon kung umiiral pa rin ito. Sinabi ni Lagu Esma na hindi rin kukonsintihin ng kanyang ahensya ang umano'y red tagging. That's an important concern that we would like to look into. Even we are not comfortable with that kind of relation because it is part of our responsibility to promote responsible trade unionism and the responsibility of employers to respect the rights of workers to organize, the labor secretary said. Hindi namin kukonsintihin ang mga sitwasyon kung saan ang aming mga manggagawa ay nanganganib dahil sa kanilang mga aktibidad na mag-organisa o magkaroon ng mga lehitimong programa sa edukasyon ng mga manggagawa. Dapat nating hikayatin ang edukasyon ng ating mga manggagawa, dagdag niya. Maraming salamat. At kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.